Hi guys, welcome back my YouTube channel, Ren Ohano OFW po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and like my videos. Salamat po. Andito na naman po ako guys para makikipag-usap sa camera kasi nag-iisa na naman po ako dito. Alam mo naman, malungkot kaya cellphone na naman ang kakausapin ko para kahit paano nawawala yung homesick ko dito sa bahay. Alam mo naman pag OFW minsan pag ano kapag naboboring ako kung ano-ano na lang kinakalikot ko para maano ako parang mawala yung mga iniisip ko na ano na minsan kasi hindi maiwasan na pumapasok sa utak natin kung ano-ano, di ba? Kaya yun, ang mas maganda pa, ilibang ko yung sarili ko sa pakikipag-usap sa camera, di ba po? By the way guys, ang pag-uusapan po natin ay ang kung paano po natin matatanggal yung dandruff natin sa ulo. Kasi alam nyo naman po yung dandruff natin sa ulo, makatip po yan. Dagdagan pa ng puting buhok. Kasi yan, akala mo may mga insekto sa ano sa ulo natin. Ang sarap kamutin. Tapos pag kinamot naman natin ay nasobrahan, magsusugat. Tapos ayun, pag pinaliguan mo, ang hapdi sa ano sa ulo. Kaya yun. Kaya gumawa po ako ng home remedies na para matanggal yung ano ko, yung mga dandruff ko sa ulo kasi naiinis ako kapag sa tuwing magsusuklay ako, namumuti yung ano, yung itim na ano, tela na kapag sinusuklay ko kasi, tinitingnan ko yung dandruff ko. Kaya kukuha ako ng telang ano, na itim, tapos doon ako magsusuklay ng ano, ng buhok ko. Kung gaano karami yung mga dandruff na ano, na nalalaglag bawat suklay ko. Grabe talaga guys, ang dami. Sabi ko, paano ko ba ito talaga ang ano, masosolusyonan kung paan matanggal yung dandruff. Kaya naggawa ko ng paraan para ano para matanggal yung dandruff ko. Akala ko nga hindi na matatanggal yung dandruff ko kasi bukod sa naglalagas yung buhok ko, dinadagdagan pa ng dandruff. Akala mo laging may kuto sa ulo ko. By the way guys, ang dapat nyong gawin para matanggal yung dandruff nyo, yung ano, alam niyo yung olive oil, tapos yung shampoo, kahit anong shampoo ang ano nyo guys, kasi ako, ang shampoo ko kasi Dove, kaya ano, yung Dove, nilagyan ko ng olive oil, minix ko po yun guys, tapos ano, 1 month ko din ginamit yun guys, na ano, pero hanggang ngayon ginagamit ko pa rin, pero naobserbahan ko sa isang buwan guys, natanggal yung dandruff ko sa ulo. Sa tuwing magsusuklay ako, hindi na yung gaano sobrang dami ng dandruff ko. Nawala po yung dandruff ko guys dahil sa ano, sa olive oil na hinalo ko sa ano, sa shampoo ko. Ayun guys, at saka parang ano siya, yung hindi ka nagagastos na ano, na sa conditioner kasi pampalambot din siya ng buhok. Tapos guys, ano, pampaganda din siya ng buhok yung ano. Pero ano siya, nag-aano siya kapag first time natin na gumagamit, 'di ba yung ano, yung buhok natin na ano, kapag first time mong sinampo, hindi yan nagbubula, 'di ba? Syempre, ako kasi pag naliligo ako, gusto ko yung buhok ano, pag nagsisiyampo ako, gusto ko bumubula. Kaya ang ginagawa ko ano, nagdadalawang beses ako mag-shampoo para ano, para kontento na ako na malinis yung buhok ko, ganun guys. Pero sa iba naman kasi, minsan kasi ano eh, nagtitipid sa ano shampoo. Ang alimbawa, kung tayo naman ng ano, ang bumibili, hindi naman natin sa isang 600 mg na shampoo, 'di ba malaki na 'yun, marami na din 'yun. Tapos hindi mo naman yung mauubos sa isang buwan sa kasi shampoo, 'di ba? Kasi ang may iba kasing amo na ano sa lahat ng ano personal things mo na ano ginagamit, hindi sila nag-aano, hindi sila nang lilibre.
May ibang amo ha, pero may ibang amo na nanglilibre lahat. Tulad ko, nililibre ako sa mga anong personal needs ko. Kaya wala akong problema. Kaya hindi ko naman kailangan na ano na magtipid, charot. De, ano lang kasi guys, libre lang kasi sa akin kaya yun. Hindi ko kailangan gumamit ng pera ko para lang bumili ng mga ano, ng mga kailangan ko sa katawan. Kasi libre nga. Kaya walang problema sa akin. Siyempre, yung mga ibang ano, OFW, nagtitipid, kaya yun. Once, minsan, isang beses lang mag-shampoo kasi natatakot sila na nalalagas yung buhok nila, nasisira yung buhok nila, ganun. Yung ano guys, yung para naman po sa dandruff guys, para matanggal yung dandruff nyo sa ulo at maiwasan din yung katikati sa ulo nyo, yun po ang gamitin nyo guys. Shampoo, haluan nyo ng olive oil. Kahit ano pong, ano, kahit anong pangalan ng olive oil, subukan nyo po guys, tapos obserbahan nyo po sa isang buwan, makikita nyo po yung resulta ng ano, kung paano natanggal yung mga dandruff nyo. At saka hindi nyo na rin kailangan ng ano ng conditioner kasi malambot na talaga guys yung buhok nyo kapag yun ang ginagamit nyo. Tapos ano, wala kasi akong ano eh, wala kasi akong ano ba yun, hindi ko na kinuha yung shampoo ko dun sa CR. Andito kasi ako sa kusina. Tapos yun, maganda talaga siya guys. Tinan nyo yung buhok ko. Ayan siya guys ha. Hindi ko kailangan na mag-straight ng buhok kasi straight naman yung buhok ko. Pero maganda siya guys. Yung ano, olive oil. Kasi okay naman sa mga olive oil, 'di ba? Nilalagay ngayon sa ano, nilalagay sa mga ano ba 'yun, sa lata dito sa ano. So, ibig sabihin, safe siya dito sa ulo natin kasi walang ano, walang hinahalong mga chemical kasi olive oil nga, 'di ba? So may ano, safe ka diyan sa ano mo, sa paglalagay ng ano ng olive oil sa shampoo, tapos si ano mo. Parang 'yan na rin yung magiging conditioner mo, guys. Kung ayaw mo ano, kung ayaw mo na bumili ng ano conditioner, less ka pa sa ano sa gastos kung ikaw yung bumibili ng mga. Hi guys. Naputol yung ano, pakikipag-usap ko sa camera kasi tumawag yung kapatid ko sa Pilipinas. By the way guys, ano, sa mga ano po, sa mga OFW na, sila po yung bumibili ng mga kailangan po nila sa ano, sa katawan. Para po ano, yun na lang po ang gamitin nyo, yung shampoo na ano, nilalagyan ng olive oil para kasi, di ba ang conditioner po, mahal. Tapos, yung shampoo, mahal din po. Kaya, yun, para isahan na lang po yung ano, kasi yung olive oil, dito mo lang mahahanap sa ano, sa kusina. Hindi mo na kailangan bumili at di mo na kailangan gumastos ng ano, dito lang talaga siya sa kusina makikita. Kaya, yung ano, yung nagtitipid, pwede na yun. Tapos gaganda pa yung ano, yung buhok nyo, tapos ano, matatanggal pa yung mga dandruff nyo sa ulo. O bawas ano, bawas katikati sa ulo, 'di ba? Kaya yun na lang ang gawin nyo, guys. Kasi ano guys, eh, na-experience ko kaya ano, sinishare ko lang sa inyo para ano, para matuto din po kayo na ano, makapag-save kahit papaano, kahit sa maliit lang. Ma-share ko sa inyo. Masaya na po ako sa inyo, guys. Sa mga ano, guys, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel po, Ren Ohano. Salamat po, guys, sa pakikinig po at panunood sa mga videos ko. Maraming salamat po, guys. Kahit hindi nyo po ako kilala, pero pinapanood nyo pa po yung video ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo, guys. Nagsisimula pa lang ako guys magawa ng mga YouTube kasi parang ano, gusto ko lang po na maisib yung mga ano ko, yung mga videos ko dito at saka para pong ano, natutuwa po ako sa mga ginagawa ko dito, yung ganun.
ano yung bawas stress sa mga iniisip. Kaya ganyan na lang ang gagawin ko, guys. Yung makipag-usap ako sa ano, sa camera, na kung ano yung mga nararamdaman ko. Parang nag-i-enjoy ako, guys, habang nakikipag-usap ako sa camera. Dati kasi, guys, mahihiyain ako. Pero ngayon, parang kumapal yung mukha ko kasi parang nawala yung hiya ko, guys. Kung kailan ako tumanda, saka naman nawala yung hiya ko. Kaya yung guys. Salamat, guys. Bye-bye.